Para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hilingin ko kayo na magbukas ng inyong Bible sa aklat po ng ikalawang Samuel, chapter 23. Ang babasahin po natin ay verses 13 hanggang 17. Ikalawang Samuel, chapter 23, verses 13 hanggang 17. At kung nandiyan na po kayo, ay anyayahan ko po muli kayo na tumayo upang sama-sama tayo magbigay ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Okay, handa na po sa pagbasa? Sabay-sabay po tayo. Pagsisimula ng anihan, 30 matatapang na lalaki ang nagpunta kay David sa yungib ng Adulam. Nakahimpil naman roon ang isang pangkat ng mga Filisteo sa lambak ng Rephaim. Nang panahong iyon, si David ay nagkukubli sa isang kuta samantalang nakahimpil sa Bethlehem ang mga kawal na Filisteo. Dala ng matinding pananabik, nabigkas ni David ang ganito, "Sana'y makainom ako ng tubig buhat sa balon sa may pagpasok ng Bethlehem." Pagkarinig ng 3 matatapang na lalaki, nangaha silang lumusot sa mga bantay na Filisteo at kumuha ng tubig sa balong nabanggit. Dinala nila ito kay David, ngunit hindi siya uminom. Sa halip, ang tubig ay ibinuhos niya sa lupa bilang handog kay Yahweh. Sinabi niya, "Hindi ko maiinom ang tubig na pinamuhunanan ng buhay. Minsan pang nakilala ang tapang ng 3 bayani sa ginawa nilang iyon." Muli po tayong dumulog sa Diyos sa panalangin. Hallelujah. Yes, O God. Yes, Holy Spirit. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan. Right now, I pray, O God, sa iyong mga lingkod, Panginoon, na naririto, sa bawat isa sa amin ay dinako mo, O Diyos, sa iyong bahay-sambahan. Sa oras pong ito, O God, hinahayaan po namin na malayang-malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Upang anumang gawa ng kaaway, pandaraya at panlilito ng kaaway sa isipan, sa damdamin ng iyong mga lingkod, ay hindi magkaroon ng kabuluhan. Tanging ang Espiritu mo lamang, O Diyos, na siyang Espiritu ng katotohanan, ang magbigay ng kagalakan sa bawat isa, upang sa oras na ito, O Diyos, ay mailaan po namin ang aming buong panahon at matama, O God, na makinig ng iyong salita. Salita na nagbibigay ng kalakasan, katatagan. Salita na nagtuturo upang lalo na, O Diyos, ang aming buhay ay maging kaaya-aya sa iyong banal at mabuting kalooban. Kaya sa oras pong ito, O Diyos, pinagkakatiwala ko po sa iyo, ang oras na ito, hayaan mo, Ama, na maging alerto ang bawat isa, O Diyos, na mapakinggan ang tinig mo in the mighty name of Jesus. At ikaw lamang, Panginoon, ang pagpukosa ng bawat isa sa oras na ito. Anumang gumagambala sa mga puso, sa isip, anumang mga hadlang, O Diyos, lahat ng ito ay aming itinataas at amin pong inaanyayahan ng paghahari at pangungunan ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Malayang-malaya kang mangusap, O Diyos, sa iyong bayan. Gamitin mo ang iyong lingkod. Taglay, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. In Jesus' name, Amen. Ako po na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Ang bahaging ito ng banal na kasulatan na atin pong binasa ay ito po ay tagpo kung saan si Haring David kasama po yung ilang mga piling tauhan niya ay nasa isang kuweba po at
ang tawag po sa kuweba na ito ay Adulam. Ito po ay malapit sa Bethlehem. Dahil nung panahon po na ito, ang mga Israelita po ay nakubkob ng Filisteo yung kanilang lugar. Kaya sila po, hindi po sila makapasok sapagkat may mga kuta ang kalaban sa ilang bahagi ng Israel. Kasama na po ang Bethlehem. At dito po ay ginamit po nila Haring David ang kuweba ng Adulam bilang kanilang headquarter. So, nagmamanman po sila sa paligid habang naroroon po ang kanilang kalaban sa loob ng Bethlehem. Now, pag tinignan po natin ang chapter 23, yung mga naunang verses, particularly yung verses 8 hanggang 12, dito po ay pinapakilala sa atin ang ilang magigiting na mandirigma ni Haring David na tinatawag pong The Mighty Three. Ito pong The Mighty Three ay kabilang po doon sa grupo naman. Kumbaga mayroong grupo kasi si King David na mga magigiting na mandirigma na yung tinatawag po na yung 30. At mula po dito sa magigiting na mandirigma na ito na 30, meron naman siyang premyado na tinatawag pong The Big Three. At ito pong bahagi ng binasa nating banal na kasulatan ay kwento tungkol sa tinatawag na The Big Three. Sila po yung tatlong pangunahin na bumubuo doon sa magigiting na sundalo ni King David. By the way, ang atin pong paksa ngayon ay may kinalaman po sa pag-ibig, paglilingkod na mayroong pag-ibig. A love-driven life na mayroong subtitle. May subtitle, ano? Uso naman ngayon ng subtitle eh. Di ba? A cup, a drinking at a drinking water or a cup of drinking water for the king. At dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan na atin pong binibigyan ng pansin, bagamat itong tatlong ito na tinatawag pong The Big Three na kasama ni King David, hindi po sila agad naging magiting o hindi po sila agad yung kung sino sila ngayon, ito pong mga kasama na ito ni David ay hindi po ganito kahuhusay agad nung pinili nila na sumama sila kay Haring David. Kaya mahalaga po na maunawaan natin, makita natin yung katotohanan ito sapagkat gusto ko pong makita natin na kung paanong ang magigiting na sundalo na ito ni King David, kung paano silang tinanggap ni King David, kung paano silang pinagtiwalaan ni King David, kung paano silang sinanay ni King David, yung pagtanggap, yung pagsasanay, at lalo na yung pagmamahal na ipinadama ni Haring David sa kanila, ito naman ang naging susi upang itong mga magigiting na lingkod ni Haring David, dahil doon sa nadama nilang pagmamahal ni Haring David, ay suklian naman nila ng katapatan at pagmamahal din yung kanilang paglilingkod sa kaharian ni Haring David. Kung titingnan po natin yung simula ng mga magigiting na mandirigmang ito, ayon po sa unang Samuel chapter 22 verses 1 and 2, ito po yung makikita natin sa kanila. Sabi sa verse 1 and 2, mula sa Gat, tumakas si David at nagtago sa kuweba ng Adulam. Nabalitaan ito ng kanyang mga kapatid, kaya ang buong sambahayan nila ay nagpunta roon at sumama sa kanya. Napansin niyo yung verse 2 na nagdi-describe kung sino itong mga tao na sumama kay David, na later on, dahil pinagtiwalaan ni David, later on itong mga taong ito, ito din yung naging malaking pagpapala sa kaharian ni David. Sabi ng verse 2, ang mga naaapi ay sumama rin sa kanya, pati ang mga nakalubog sa utang at ang mga hindi nasisihan sa takbo ng mga pangyayari sa bansa. Ang lahat ng ito'y umabot sa 400 lalaki at siya ang ginawa nilang pinuno. So,
Kung titingnan natin, itong mga taong ito na sumama kay David, na ngayon nga po ay mga magigiting na, before, sila po ay mga itinuturing na outcasts. Mga tao po na kabilang doon sa, kumbaga mga ang totoo, sila po ay mga baon sa utang, mga tao na distressed. Kumbaga, kung titingnan natin, itong mga taong ito ay parang pag sa tingin sa kanilang pamumuhay, wala kang makikitang pag-asa. Walang patutunguhan ang kanilang mga buhay. At dahil doon sa kanilang parang hindi na nila nagugustuhan yung pamumuno ni Haring Saul, so nagrebelde sila laban sa kanilang hari. At sumama sila kay Haring David. At ang matindi, nung sumama naman sila kay Haring David, si Haring David din ay tumatakas din kay Haring Saul. At nung sumama sila kay Haring David, hindi dahil sumama sila kay Haring David, dahil may nakikita sila kay Haring David na, di itong samahan natin. Kasi marami tayong aasahan dito pag sumama tayo dito. kaso katulad din nila na pugante rin, tumatakas din kay Haring Saul. Walang-wala nung panahon na ito, sapagkat kapag ka ikaw ay tao na tumatakas, wala kang madadalang anumang kayamanan. Kaya ganun po ang kalagayan ni Haring David. At katulad nila, siya din po ay rebelde. Pinaghahanap ni Haring Saul. So anong kalagayan po ng mga itong 600 na mga taong ito na sumama kay David at si Haring David? So, sabi nga ay mga miserableng tao, tapos sumama pa sa isang mas miserable. So, tama yung quotation ano, na naririnig natin na sabi, misery loves company. Nagsama-sama ang mga sawi. Pero maganda mga kapatid sa Panginoon, pag ang mga sawi na katulad natin, kahit na magsama-sama tayo ng mga sawi, lahat naman tayo ay talaga naman, di ba? Totoo, mga sawi. Pero maganda, pag nagsama-sama tayo at sinamahan tayo ng Panginoon, sinamahan tayo ng Diyos, anumang kasawian ang ating daladala, kayang alisin ng Panginoon. Amen po ba? Anumang kasawian ang daladala natin, kung sa mundo, misery loves company. Kaya kapag ka nagsama-sama ang mga sawi, anong pag-uusapan niya? Puro mga kasawian sa buhay. Eh, wala kang makikita magandang bagay kapag ang kasama mo ay mga taong sawi din. Pero maganda mga kapatid sa Panginoon, itong nakita ko na magandang balita. Na kapag ka ikaw, alam mo na ang buhay mo ay puro kapighatian, puro kasawian. Pero kapag ka tumingala ka sa Diyos at nanghawakan ka sa Diyos, kaya kanyang alisin dyan sa kasawian na yan. At yan naman talaga ang mga buhay nating lahat. Meron tayong bawat isa sa atin may kanya-kanyang mga kapaitan, kasawian na pinagdadaanan hanggang makilala natin ang Panginoon at ang Panginoon ang nag-alis sa atin sa mga kasawian iyon. Kaya yun po mga kapatid, ang isang maganda sa kapag tayo ay nasa Panginoon. Meron tayong Diyos na kaya tayong alisin sa ating mga kadustaan, lalong-lalo na sa ating panahon na yun talaga ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon. Ang sabi niya sa Luke chapter 4 verse 18, ito yung pangako ng Panginoon nung siya po ay nandito na, bagamat ito po ay isang prophecy sa aklat ng Isaiah, pero nung kinote ito ng Panginoon, dahil ito nga po ay naganap na sa kanyang katauhan, anong sabi ng Panginoon? Na dahilan ng kanyang pagparito, Luke chapter 4 verse 18, sabay-sabay nating basahin ng malakas. The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon para sa mga sawi na katulad natin. Amen po ba? Pero sino makakaranas ng pagpapala na ito? Yung alam niya sa kanyang sarili na siya ay sawi.
nasa pighati. Kasi doon lang tayo tatawag ng ating tagapagligtas, doon lamang tayo hihingi ng tulong kapag alam natin na tayo ay nahihirapan. At yun ang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoong Jesus. Kaya kung sawi ka man, ngunit kumakapit ka sa Diyos, hahanguin ka ng Diyos mula sa iyong kasawian. Amen po ba? At yan po yung ating mga patotoo. At yan ang nakita natin na kwento ng buhay ng mga magigiting na sundalo ni Haring David. Nakita nila, bagamat katulad nila na sila ay sawi at si Haring David ay sawi din, pero meron silang nakikita kay Haring David na wala sa ibang mga sawi. Ang nakikita nila kay Haring David, si Haring David ay sawi na mayroong Diyos. At gusto nilang samahan yung sawi na mayroong Diyos. Yun din po ba ang gusto niyo samahan? Amen, di ba? Ba't kasasama dun sa sawi na walang man lang talagang pag-asa? Depression ang dadalhin sa inyo yan. Pero kapag ang isang tao ay sawi nga, pero may pag-asa mula sa Diyos, tiyak, hahanguin ng Diyos ang taong umaasa sa Kanya. At yun ang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoong Jesus. At ito ang dahilan kung bakit ang bawat isa sa atin, alam ko, at tulad po ng mga naging kalagayan ng magigiting na sundalo ni Haring David, meron din tayong mga kanya-kanyang pinagdaanang mabibigat na sitwasyon. Pero dahil kumapit tayong lahat sa Panginoon, pilalaya tayo ng Panginoon. At ngayon ay malaya tayong sinasamba Siya sapagkat Siya ang ating Diyos na nagbago ng ating buhay at patuloy na binabago ang ating mga buhay. Amen po ba doon? Pwede po ba natin bigyan ng masigabong palakpak ang ating Diyos na labis na nagmahal sa atin? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. At ito po yung bahagi ng binabasa nating banal na kasulatan. Ito na po yung nangyari. After na sumunod sila, nagpasakop sila kay Haring David. Later on, ang kanilang buhay ay nabago. At mula doon sa kadustaan, sila ngayon ay itinuturing ng mga magigiting na lingkod ni Haring David at may katapatang naglilingkod sa kanya ng kanilang buong buhay. At ngayon po sa ating pag-aaral, ang nais ko pong makita natin dito, hindi yung katapangan lamang nitong tatlong magigiting na ito. Kundi nais kong makita sa ating pag-aaral kung bakit nila nagawa na isuong ang kanilang buhay para kay David, kung bakit nila nagawa na maging tapat kay David mula doon sa kawalan hanggang sa si Haring David ay maibalik sa luklukan ng kanyang trono. Ang makikita natin na dahilan, hindi dahil sila ay matatapang, kundi dahil nakita nila ang pag-ibig kay David at yung pag-ibig din nila kay David, yun din po ang nagtulak sa kanila upang manatiling tapat kay Haring David anuman ang mga sitwasyon ng kanilang mga buhay. A love driven life. Dito nga po sa ating binabasang bahagi ng banal na kasulatan, sa 13, dumating po itong mga magigiting na sundalo ni David, itong tatlo. At nung dumating po sila, si David, ang sabi ng banal na kasulatan, nandun siya sa panahon na nananabik siya sa buhay na malaya, nananabik siya doon sa kalagayan na naroroon siya sa lugar ng Israel, at yung kanyang pamumuno ay hindi nahahadlangan ng kalaban. Bakit po? Kasi ngayon ay nandito siya sa isang yungib na hindi naman yun ang dapat na lugar ng isang hari. Dapat ang isang hari ay nandun sa isang kaharian na sa kanyang trono. Pero dito po, dahil tumakas siya kay Haring Saul dahil gusto siyang ipapatay, alam natin na later on, iluluklok siya birang hari ng total, yung buong paghahari. Kaya lang, dahil nga si Haring Saul ay naiinggit kay Haring David,
Kaya gusto niyang ipapatay si Haring David. At dahil sa pagtakas ni Haring David kung saan-saan sila nakakarating, hanggang makarating po sila dito sa Adulam nung panahon na siya ay tinutugis ni Haring Saul. Pero this time, sa kanilang sa panahon na ito na sila po ay naririto muli sa lugar ng Cave of Adulam, na nararamdaman niya yung pangungulila, nananabik siya doon sa mga bagay na na-enjoy niya noon nang malayang malaya pa siya nakakapasok doon sa Israel. At nasambit niya, kumbaga pausal, nasabi niya, kung makainom man lang sana ako ng tubig mula doon sa balon sa may pasukan ng Bethlehem. Napansin niyo mga kapatid, pausal. Nung masabi niya ito, pausal, iba po ito sa nagpaparinig. Di ba, minsan may mga iba nagpaparinig, eh, no? Pa-ice cream ka naman. Mga ganon. O, kumbaga, dahil gustong mag-request, gustong maglambing siguro, yung iba, nagpaparinig. Pero si David, out of longing, yung pananabik, nausal niya ito na parang wala siyang intention doon sa kanyang mga magigiting na sundalo na kumilos. Basta nasambit lang niya ito. Now, hindi rin po ito utos kasi alam naman ng mga sundalo niya na alam din natin, kapag ka ang hari ay nag-utos, kahit na mahirap yung iutos ng hari, walang ibang pwedeng gawin ang nasa ilalim ng paghahari ng isang hari, kundi sundin. Pero hindi man lang utos. Pero nakita natin na kusa po na itong mga magiting na sundalo ni David ay talagang sinuong po yung kapahamakan para lamang maibigay kay David ang isang masarap na tubig na kanyang nais mainom. Kaya lang ang problema, nasa enemy line. Yun ang problema eh, no? May tubig naman dito, ewan ko. Di ba, ang tubig naman supposed to be dapat tasteless, odorless. Di ba? Dapat yun naman eh. Hindi ko alam kung ano ang nagustuhan ni David doon sa tubig sa Bethlehem at doon pa niya nasabi, para bang nung sinasabi niya, talagang sinabi pa yung exact location. Kumakainom man lang sana ako ng tubig doon sa may pasukan sa Bethlehem. Para bang hindi ka talaga maliligaw eh, no? Pero nung marinig ito ng kanyang mga magigiting na sundalo, ni hindi utos. Pero agad po sila na pumasok doon sa enemy line para po ibigay kay Haring David yung kanyang tubig na inaasam. Sabi nga po ng verse 16, pagkarinig ng tatlong matatapang na lalaki, nangaha silang lumusot sa mga bantay na Filisteo at kumuha ng tubig sa balong nabanggit. Alam ni David yung tunay na kalagayan ng lugar na kanyang binabanggit. Kaya hindi niya ninais, hindi niya iniutos na pumunta doon itong mga sundalong ito. Kasi alam niya, bilang hari, kapag inutos niya, alam niya ang gagawin ito ng kanyang mga sundalo. Pero it is not his intention. Kaya nga parang nabanggit lang niya, sabi nga ng verse 15, dahil o dala ng matinding pananabik, nabigkas ni David ang ganito. So, out of his longing doon sa dati niyang buhay, siguro yung mga nakasanayan niyang ginagawa doon sa Bethlehem, para bang habang inaalala niya to ay nausal niya, ano kaya't makainom ba lang ako ng tubig doon, katulad ng pag-inom ko dati. Eh, parang ganun lang, out of nowhere lang. Eh, kaso meron siyang mga magigiting na sundalo na hindi lang ang pamantayan ay your wish is my command, hindi pa nga inuutusan, nagkukusa na, may initiative. Amen po ba? So sinuong po nila yung enemy line, itinaya nila, sinuong nila yung panganib at pinasok nila yung lugar na kung saan naroroon yung tubig na kailangan ni David. At bumalik si David, sila kay David,
Pero nung dinala nila ang tubig kay David, sa halip na ito ay inumin, anong ginawa ni David? Binuhos po niya ito sa lupa at ginawa niyang handog kay Yahweh. Well, of course, siguro marami sa atin ay magtataka, bakit ganun? Bakit ganun ang naging pagkilos ni David? Sa halip na inumin, yung pinaghirapan nila, sa halip na inumin yung tubig na pinagbuwisan nila ng kanilang buhay, ang ginawa ni David ay ibinuhos sa lupa bilang pagpupuri kay Yahweh. Bakit po niya yun ginawa? Sabi kasi ng verse 17, hindi ko maiinom ang tubig na pinamuhunan na ng buhay. Yun ang sabi ni David. Kaya kahit na gustong-gusto niya yun, ano ang sabi? Hindi niya po ito ininom. Sa halip, ang ginawa po ni David, he made it as an offering of thanks to God. Now, tingnan po muna natin, bago po natin makita ng lubos yung naging kalagayan ng sitwasyon, tingnan po muna natin, ano ba yung naging reason ng mga mighty men, bakit nila ito ginawa sa Panginoon, kay King David? Bakit nila isinuong ang kanilang buhay? Katulad na sinabi ko po sa inyo, nakita na natin yung tunay na dahilan. Pero tingnan po natin muli. What made them decide to get a cup of water for the king? Anong dahilan nila? Bakit nag-risk sila ng kanilang buhay para lamang bigyan si David ng tubig na kanyang hinihingi, hindi doon sa malapit, kung hindi doon sa mismong lugar ng mga kalaban? Inutusan ba sila ni Haring David para kumuha ng tubig doon? Well, makikita natin na walang ganong utos si Haring David. At kung pag-uusapan naman yung kanilang duty or responsibility bilang sundalo, yung kanila bang pagiging sundalo, ito ba ay nagbibigay sa kanila ng udyok para magbigay ng tubig sa hari? Of course, ay bindito trabaho ng yung magbigay ka ng tubig bilang sundalo, hindi yan trabaho ng sundalo. Merong ibang gumagawa ng pagbibigay ng tubig. May mga servants na gumagawa niyan. Kaya kung sasabihin natin na it is their duty to do that to King David, hindi sila compelled para magbigay ng tubig kay David. Pwede nga nilang kausapin yung ibang mga servants at sabihin nila, naghahanap ng tubig yung ating hari, bigyan nyo. Dahil sila bilang magigiting na sundalo, it is their duty to defend their king at all cost. Dapat laging naroroon sila sa tabi ng kanilang hari at all times. Dahil sila ang inaasahan ng hari upang idepensa siya laban sa anumang atake ng kalaban. Ngunit hindi po ito ang dahilan. Hindi sila inutusan, nagkusa po sila. Ang dahilan din po kaya, natatakot ba sila kay Haring David? Is it because of fear na dahil meron silang takot kay David, kaya hindi pa nag-uutos ay takbo na? Natatandaan ko po, si Brother Orly po ay, tsaka si yun, si Brother June. May kaklase po kami nung elementary. Dahil po noon na experience po natin yung sabi nga ay disiplina ng Kastila. Meron siyang lola na kasama nila sa bahay na ganun daw po ang training sa kanila. Yung kanilang lola talagang napaka-strict. Kailangan pag sinabi, sundin mo, gawin mo. Dahil pag hindi, may lagitik. Alam niyo na yun, ibig sabihin, may palo o kung ano man. Ang problema noon daw po, sabi niya, yung bahay po nila, at gano'n naman noon nung sinauna eh. Ngayon, tabi-tabi na ang mga tindahan noon, ang mayroong tindahan, napakalayo pa. Di ba? Talagang, kung bibili ka, dapat ay lista mo na lahat ng bibilin mo para pagpunta mo doon, hindi ka nababalik. Kaya lang ang problema po, itong aming kaklase na ito, si Joel, Brother June. Itong kaklase namin na ito, dahil nga nasanay na sila na kapag hindi sila nakasunod sa utos ng kanilang lola, ay may lagitik. Alerto talaga. Kaya isang araw po,
inutusan sila, siya, inutusan po siya na bumili. At ito po ang ginagawa ng kanyang lola. Pag dumura po yung lola niya, kailangan makabalik na siya bago matuyo yun. Oh, grabe talaga. Eh, considering na napakalayo po ng bibilhan. Kaya siya po talaga naging sprinter siya. Talagang naging mananakbo. Uunahan niyang huwag matuyo yung laway. Pero one time, ang kwento niya ito. Tinawag siya ng lola niya. Alam niya, may pabibili sa kanya. Dumura na yung lola niya. Hindi pa niya alam kung anong bibilhin. Tumakbo na siya. Tapos naalala niya, ano ba pinabibili ng lola? Balik siya. Eh, wala pa namang inuutos. Pero dahil sa takot, dahil ayaw niya na malagitikan, hindi pa sinasabi yung bibilhin, karipas na siya ng takbo. Well, minsan, ganun ang pagsunod natin, out of fear. Amen po ba? Pero dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan, hindi po ganun ang makikita natin na kaya kumilos agad itong mga tauhan ni David dahil dumura din at pagka ito'y natuyo, na wala pa yung tubig ko. May kalalagyan kayo. Walang ganon. Hindi dahil sa takot sila kay David. Kung hindi, nakita natin na nagkusa sila. Pero ang tanong, ano yung reason bakit ni-risk nila yung kanilang buhay? Pwede naman nilang isipin din na bigyan si David ng tubig. Nakapareho din naman ng tubig sa Bethlehem. Magbigay sila ng tubig na hindi na kailangang i-risk nila yung kanilang buhay. Pero the question is, what must be the reason behind? Bakit itong mga magigiting na sundalong ito ay willing sila na suungin yung panganib? Kahit na ang kapalit nito ay kanilang buhay para lang maibigay kay David yung kanyang hinihingi. Ano ba yung malalim nilang dahilan? Ang nakita ko po na dahilan, hindi dahil sa sila'y matatapang, kaya sabi nila, pupunta kami doon, kahit ilan yung kalaban, kaya namin. Hindi yun ang tunay na dahilan. Ang nakita ko po na maliwanag na dahilan para sa magigiting na sundalong ito, bakit nila isinuong ang kanilang buhay para kay David? Dahil sa pagmamahal nila kay Haring David. Naniniwala po ba kayo doon? It is because of their love for their king. Kaya ginawa nila ang bagay na ito, hindi nila iniisip kung ano man ang mangyayari sa kanilang buhay. Ang mahalaga sa kanila, may kailangan ng aming king. Kailangan makuha ng aming king ang kanyang kailangan. They loved David so much that they were willing to risk their very own lives para lamang sa isang baso ng tubig para sa kanilang hari. Mga kapatid, dapat katulad po ng mga lingkod na ito ni David, makita din natin na kung meron mang pinakamataas na dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos. At marami naman po mga dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay, lalo na sa ating paglilingkod sa Diyos. Kung meron man na pinakamainam na dahilan kung bakit mo pinaglilingkuran ng Diyos, dapat yan po ay dahil sa pag-ibig mo sa Diyos. Kung natatandaan niyo po si Rick Warren, at ako po ay, kumbaga ako po ay talagang tagasunod po ni Rick Warren, kasi po siya po yung sumulat ng Purpose-Driven Life, Purpose-Driven Church, at pinakita niya talaga sa atin na everything that you do, kailangan talaga with purpose. At totoo naman po yun. Kasi kung meron kang ginagawa na hindi mo alam ang dahilan kung bakit mo ginagawa, wala kang layunin, hindi mo alam bakit mo ito ginagawa, talagang it's a waste of time. At totoo naman po yun. Pero ang nakita ko po, nung pinag-aaralan ko po itong bahagi na ito, meron pa palang mas mataas na dahilan kaysa sa pagiging purpose-driven. At ano yung dahilan na yun? It should be love-driven. Sa
ating paglilingkod sa Diyos, o ano mga ginagawa natin, pero very particular yung paglilingkod sa Diyos, our purpose should be, or our the driving force behind what we are doing in our service for the Lord should not be purpose driven only, but it should be a love driven. At ito po yung makikita natin na katotohanan sa likod ng katapangang ipinakita ng three gallant men of David. Yung kanilang malalim na pagmamahal sa kanilang hari, ito ang nag-udyok sa kanila na suungin yung panganib. Na para bang nung binabasa ko po ito, kasi pag binasa natin in passing, parang wala lang eh. Pero ang totoo, bago sila makapasok doon sa kuta, marami yung kalaban eh. And definitely, ang tubig, mahalagang bahagi ng buhay ng tao, kaya meron talagang nagbabantay dyan. Kaya para makakuha sila doon, hindi yan yung tubig for all. Na parang ngayon, meron na din po ngayon mga, ano, yung parang automated na tubig. Maghulog ka lang ng ano, may dispenser na, 5 piso. Tapos, hindi yan ganon, hindi yan para sa lahat. Kasi nandun nga ho yan sa loob ng Bethlehem, at dahil ang source na yan ay limited, hindi yan pwedeng kung sino-sino lang ang kumukuha. Lalo na nung panahon na ito, ang Bethlehem ay kubkob ng mga Filisteo. Kaya hindi po madali na pumunta doon at kumuha ng tubig. Pero pag tinignan natin, itong mga magigiting na sundalo ni David, parang hindi nila nakita yung risk na yun. Parang ang nakita nila, hindi, kailangan ng tubig ng di ba? Parang yun lang ang mahalaga sa kanila, nakafocus sila. Bigay natin yung tubig kasi kailangan ng ating hari. Minsan ganyan nangyayari sa atin eh. Pagka yung adrenaline rush, nakikita natin ano, pag may sunog, may nakakabuhat talaga ng rep. Tapos pag nagsunog, pagkatas na sunog, at siya nagtatanong, paano ko nailabas yun? Di ba? Minsan, meron talaga nakakabuhat. Parang minsan ganun eh, no? Na, pagka yun yung nagtutulak sa'yo, yung matinding force na yon, hindi mo na nakikita ibang mga bagay. Ang nakikita mo lang ay yung udyok na yon at gusto mo mangyari yon. Wala kang ibang inaiisip, kundi kailangan mangyari to. At parang yun yung nakita ko na naging kalagayan itong tatlong magigiting na sundalo ni Haring David. Yung kanilang malalim na pagmamahal sa kanilang hari ang naging susi upang suungin nila ang panganib para lamang maibigay ang baso ng tubig na kailangan ni Haring David. Now, ano pong nais kong sabihin dito? Anong pinaparating sa atin ng Diyos mula sa bahaging ito ng banal na kasulatan? Of course, dito po ay pinapakita sa atin ng banal na kasulatan na kung meron mang dahilan tayo ng ating paglilingkod sa Diyos, kung meron mang purpose ang ating paglilingkod sa Diyos, yun ay ito po ang dapat na underlying purpose. Our love for God. Kasi kung meron po, kung ito po yung ginagawa natin, lahat ng ginagawa natin, laging ang dahilan natin ay dahil sa pag-ibig. Lalo na dahil sa pag-ibig ng Diyos na nadama natin, kaya binabalik lang din natin sa Kanya yung pag-ibig. At para ito yung ating dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos, I believe, katulad po ng tatlong magigiting na lalingkod na ito, kahit wala tayong katapangan, tatapang tayo para sa Panginoon. Amen po ba? Kaya, kung ito po sa ating panahon, kung ito yung titingnan natin na magiging basihan, magiging pamantayan ng lahat ng ating mga ginagawa, mababago yung direksyon ng ginagawa natin. Halimbawa po, mga tatay na mga nagtatrabaho, kung titingnan natin ang dahilan, bakit tayo bilang mga tatay,
Bakit po ba nagtatrabaho mga tatay para sa kanyang pamilya, para suportahan ang kanyang pamilya? Ano ang purpose behind ng mga tatay? Is it because of duty alone? Is it because of responsibility alone? Of course, alam natin hindi. Kasi ang tunay na dahilan ay dahil sa pagmamahal natin sa ating mga pamilya. Kaya mayroong mga magulang, mayroong mga tatay, may mga nanay, kahit hindi ayon doon sa uri ng kanyang kakayahan, kapasidad, dahil gusto niya matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya, papasukin niya yung isang trabaho, kahit nahihirapan siya, hindi siya sanay doon, pero dahil mahal niya yung kanyang pamilya, gagawin niya yon. Kasi mahal niya yung kanyang pamilya. Pero kapag ang isang tao, wala pagmamahal sa kanyang pamilya, mabulyawan lang, masita lang ng kanyang ng boss, magre-resign. O kasi ang iisipin niya, yung kanyang sarili lang, hindi niya isipin yung kanyang pamilya na magugutom. Amen po ba? Kaya minsan hindi natin alam yung mga sitwasyon ng mga, alam mo, yung mga driver, minsan nag-aaway, nung usap po ang suklian ay 25 dahil 75 centavos ang pamasahe. Sabi mo, Pastor, kailan 75, ngayon 13. Ibig sabihin, ilang ulit lang nagmahal ang pamasahe. Pero totoo po noon, may 75 cents pa po na pamasaheng minimum. Kaya, nakakatanggap po kami ng sukling 25. Pero ano nangyayari? Di ba minsan nag-aaway dahil sa hindi nagbibigay ng sukli? At minsan may driver na bubulyawan ng pasahero, mamaliitin yung pasahero o yung driver, at yung driver kung tutuusin pwede na yung patulan, pwede niya patulan yung nang-aaway sa kanya. Pero minsan bakit nila tinitiis yung sakit ng salita, yung pang-aalipusta sa kanila? Eh pwede naman makipag-away na siya doon. Minsan di natin alam kaya pala tinitiis ng tao na yon yung mabibigat na sinasabi sa kanya sa halagang 25, minaliit yung kanyang pagkatao. Kasi naisip niya, pag nakipag-away ako sa taong ito, eh babiyahe pa ako bukas. Eh kung makulong ako. Kumbaga iniisip niya yung mangyayari. Kaya titiisin na lang niya yung mga masakit na sinabi sa kanya. At uuwi yan, pag uwi, anong gagawin? Magpe-pretend na okay ang maghapon. O kumusta tatay, ang biyahe? Ayos naman. Pero ang totoo, kung literal na nakatanggap siya ng mga saksak, ang daming mga saksak na narinig niya doon sa mga salita ng mga pasahero na, ano ba naman ang bobo-bobo ng driver na to? Kung ano-ano. Eh kung yung driver na yon ay sensitive, walang pagmamahal sa pamilya, ayaw na yon. Amen po ba? So, alam natin na ang reason kung bakit ang mga magulang, tayo na mga magulang, ay nagtatrabaho, nagsisika para sa ating pamilya, it's not because of just an obligation. It's because of our love for our family. Amen po ba? So the reason behind is yung pag-ibig. Sabi nga doon sa commercial, para kanino ka bumabangon? Diba naririnig natin, copy ba yun? Para kanino ka bumabangon? Kung tutusin, hindi dapat yun yung tanong eh, na para kanino ka bumabangon? Ang tamang tanong ay, why do you wake up early and go to work? Bakit mo ginagawa yan? At kung ang reason ay dahil sa pagmamahal mo sa iyong mahal sa buhay, babangon ka talaga ng maaga. Kahit na kawawa po talaga mga workers kung tutuusin, lalo na nung talagang matindi ang traffic dito, gigising ng maaga kung 7 o'clock ang oras sa trabaho, kailangan mga alas 4 o alas 5, gising na, magpe-prepare, kasi ihahanda niya yung oras niya sa mahabang traffic para makarating ng trabaho. Tapos kung lalabas siya ng alas 5, eh may traffic din, so makikipaglaban sa traffic, uuwi yan ng alas 10, di ba? Tapos matutulog, bago naman matulog, hindi naman agad direktang matutulog, makakatulog siguro alas 12. So imagine niyo yung 4 hours. Supposed to be 8 hours yung work niya, pero naagaw yung malaking oras na para sana ay pang sarili, sa kanyang pamilya.
Pero dahil sa pagmamahal sa kanyang pamilya, yung mga bagay na yon tinitiis ng marami sa ating mga workers. Amen po ba? Pero kung hindi mo mahal ang pamilya mo, hanapin mo yung ano mo, yung comfort mo. Ang hirap ng traffic. Ayoko na magtrabaho. Eh mabuti nga ngayon, at least mayroon ng work from home. Wala pa ka naman natin ng Lord. Ayun, gumagawa din talaga ang Lord ng ano ng mga pagpapala para sa kanyang anak. Mas malaki pa din ang kita ng work from home. Sabi naman ng iba, sabi mo lang 'yan, pastor. Pero at least medyo somehow may convenience na nakikita tayo, may pagbabago na nakikita tayo. Pero ganun pa man, ang gusto ko nga po makita natin dito, kung ano man ang ginagawa natin, at ito ay ginagawa natin, dapat ang underlying force behind all this ay yung ating pagmamahal. Sa pamilya man yan, sa ministry man yan, our life should be love-driven. Andiyan po ba kayo? Lahat ng ginagawa natin, dapat dahil sa pag-ibig. Kung naglilingkod man tayo, it should not because of command or duty or obligation, kundi ito'y dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi kung ang pagsunod natin sa Diyos, kung ang ating paglilingkod sa Diyos ay dahil obligation, dahil duty, mamimiss po natin yung paglilingkod ng may kagalakan. Mamimiss natin yung blessing na pwede tayong maglingkod kahit na nahihirapan, pero may kagalakan. Sabi nga po ni Apostle Paul sa Colossians chapter 1, verse 11, ito yung kanyang panalangin para po sa mga taga-Colossas. Sabi po niya dito, nais ko pong basahin, at tayo lamang pong mayroong pag-ibig sa Panginoon, tayo lamang na nakaranas ng pag-ibig sa Panginoon, ang pwede pong makaranas ng ganitong bagay na kahit na tayo ay nahihirapan, ay pwede nating tiisin ng may kagalakan ang lahat ng bagay. Kaya ito po yung prayer ni Apostle Paul sa Colossians chapter 1 verse 11. Nais ko pong basahin. Ito pa sabi ni Apostle Paul. Being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience and joyfully. Ulitin ko po, ito po sabi ni, ito yung prayer niya doon sa mga mananampalataya sa Colossas, na ang sabi niya, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience and joyfully. Nasa Tagalog, ang sinasabi doon sa huling bahagi, masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. So pwede naman palang nagtitiis talaga, sapagkat tinawag tayo ng Panginoon na, sabi nga, kailangan marunong tayong, matuto tayong magtiis. Ang kaibahan nga lang, kapag ka tayo ay, kung wala tayo sa Panginoon, ang pagtitiis ay isang pagdurusa. Pero pag nasa Panginoon pala tayo, pwede pala tayong magtiis ng may kagalakan. At ito yung sinasabi dito sa atin ni Apostle Paul. Amen po ba? Kaya yun po mga kapatid sa Panginoon, ang magandang makita natin na dahilan na lahat ng ating mga ginagawa, lalo na yung ating paglilingkod sa Panginoon, if we are doing this not because or out of duty or obligation, but because of our love for God, anuman ang pinagdadaanan natin, may persecution man, may sufferings man, may trials man, maraming mga atake ng kaaway,
I believe, katulad ng panalangin ni Apostle Paul, ganun din yung magiging prayer natin. Lord, tulungan mo po ako na masaya kong pagtiisan ang lahat ng bagay dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Tulungan mo ako na huwag bumitaw sa iyo, Lord. Amen po ba? Kasi ang aalalahanin natin, yung pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Pag hindi natin, pag binaliwala natin yung pag-ibig ng Diyos, ay madali din tayo mag-quit sa ministry. Madali din tayo mag-quit sa mga ginagawa natin paglilingkod. Pero salamat sa pag-ibig ng Diyos. Because of the love of God, pwede tayong magtiis ng may kagalakan, alang-alang sa pag-ibig ng Panginoon na pinadama niya sa atin. Amen po ba? Amen. Palapakan nga po natin ulit ang ating Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon. So, a love driven life. At ito po mga lingkod ni David, yung mga magigiting na lingkod ni David, yun po yung makikita natin na maliwanag na dahilan kung bakit nagawa po nila maging yung pinakamahirap na bagay para sa isang simpleng bagay. Willing silang i-risk yung kanilang buhay. Why? Because of their deep love for their king, none other than King David. Kung nagagawa ito ng mga tao para sa tao dahil lamang sa kanilang pagtanaw ng pagmamahal, dahil nakarana sila ng pagmamahal sa tao din, how much more tayo ng mga lingkod ng Diyos? Higit nating naranasan ang pag-ibig ng Diyos. At kung naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos nung panahong hindi pa tayo kaibig-ibig, ipinadama sa atin ang Panginoon ang kanyang pag-ibig. Ano ang sabi ng Romans chapter 5 verse 8? But God demonstrates His own love for us in this. Ano yung demonstration ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Ang sabi, while we were yet sinners, while we were still sinners, Christ died for us. Ganon ipinakita, ganon idemonstrate ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Even when we are unlovable. Tandaan na yun, hindi po tayo kaibig-ibig. Hindi natin deserve ang buhay ng ating Panginoon. Ang deserve natin ay condemnation, ang deserve natin ay kapahamakan sapagkat tayo'y makasalanan. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ano ginawa ng Diyos? He spared us. Pero ang kapalit ng buhay natin para tayo maligtas ay kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Ano tawag natin doon? Dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang kapalit ng ating buhay ay buhay mismo ng kanyang anak. Nawang tanong, kung ganyan ang ginawa ng Diyos para sa iyo, kung ganyan niya ipinadama ang pagmamahal niya para sa iyo, ano ang gagawin mo paglilingkod sa iyong Diyos na nagmahal sa iyo? Babaliwalain mo ba yung tinanggap mong pag-ibig? Of course, hindi. Kaya sila David, itong mga magigiting na lingkod ni David, from being an outcast, from being a rebel, mga tao na walang pag-asa, pero dahil inabot sila ni David, tinanggap sila ni David, kahit alam nila na kung sa kanilang sarili, wala silang kakayanan. Pero nandito si David, naglaan ng panahon, sinanay sila, ginabayan sila, nadama nila yung pagtanggap at pagmamahal ni David. At yung pagmamahal na yon, yun ang nagtulak sa kanila para maging faithful kay David all throughout their lives. Yes, naging matapang sila, pero hindi yun ang kanilang tinitingnan. Ang lahat ng ginagawa nila dahil sa pag-ibig nila kay King David. Now, nais ko na makita din po natin, mga kapatid, na dapat ganun din po yung tugon natin, yung response natin, yung sukli natin sa tinanggap nating pag-ibig mula sa Diyos. Napakaganda pong hamon ito sa lahat ng mga mananampalataya. Hindi lamang sa atin, kundi sa lahat ng mananampalataya. Na lagi nating sariwain sa ating buhay yung pag-ibig na ipinadama ng Diyos sa atin.
Yun lagi yung alalahanin natin, para yun lagi ang mag-udyok sa atin upang bibalik din ang may pagmamahal anuman yung ginagawa natin para sa Diyos. A love-driven life. Kung paanong naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin sa kabila na hindi tayo kaibig-ibig, binago ng Diyos ang ating buhay, at kung titingnan natin yung buhay natin ngayon kumpara ng buhay natin noon, it is not by our might nor by our power, but because of the Spirit of God that transformed us, that changed us. Kasi sinurrender natin ang ating buhay sa Kanya. Dapat yun yung makita natin. It is because of the love of God in us, not our love for Him. Ang ipagmalaki natin yung ginawa ng Diyos sa atin. At huwag natin kakalimutan yon, yung ginawa ng Diyos sa atin. At yun ang ginawa. Ang nakikita ko na maliwanag sa magigiting na lingkod na ito ni David. Kita nila kung paano sila nagsimula at kung nasaan na sila ngayon sa kaharian ni David. They were considered as the big three. Kaya naman nagkaroon sila ng matindi at malalim na pagmamahal kay Haring David. If that is how God demonstrated His love for us sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, paano naman tayo magre-response sa pag-ibig na ito na tinanggap natin ng Panginoon? Of course, dapat pag-ibig din po ang response natin. Kaya nga ang sabi ng Lord nung isinam up niya ang kautusan in two. Ano sabi niya? Love. Hindi niya sinabi, fear God with all of your heart, with all of your soul, with all of your might. Hindi niya sinabing fear God. Bagamat sinasabi ng Biblia, the beginning, fear is the beginning of wisdom. Pag nagkaroon tayo ng takot sa Diyos, nagkakaroon tayo ng karunungan. Pero yung fear na yan, unti-unti napapalitan dapat ng pagmamahal. At lahat na ng ginagawa natin, dapat ay dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Kaya ano sabi ng Panginoon? Love God with all of your heart and love others as you love yourself. So ano sinasabi dito ng Panginoon patungkol sa pagsunod sa Kanyang kalooban? Sinasabi dito ng Panginoon, nung isinam-up niya yung kautusan, parang ganito sinasabi ng Panginoon, ang pagsunod sa Kanyang kautusan, ang pagganap sa Kanyang kautusan, ay dapat expression ng ating pagmamahal sa Diyos. Ibig sabihin, di ba, isang utos, ibigin mo ang Diyos ng buo mong puso, di ba, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon na walang kabuluhan, ipangilin mo ang Sabat, mahalin mo ang iyong magulang, o respect, honor your parents. Tapos sabi, huwag kang papatay. Ang unang-unang mabigat agad na kasalanan na sinabi, huwag kang papatay, tapos susunod na maliliit na. Kapag ka meron tayong pagmamahal sa Diyos, hindi natin gagawin ang mga bagay na to. Kung mahal natin ang Diyos, hindi na kailangan iuutos ng Diyos na pahalagahan natin o ipangilin natin ang Sabat. Yung tatlo magigiting nga, nausal lang ni David, sana makainom ako. Eh ang Panginoon, yung kanyang kautusan, ilang beses na hindi lang usal, kundi utos na, dumami na nga, 600, more than 600 na, ang dami ng mga nadagdag na utos. Pero ano nangyayari? Hindi ginaganap ng mayroong pagmamahal. Kasi dapat ang kautusan, ang essence nito, kaya natin ito ginagawa dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Kaya kung iniutos ng Panginoon, sabi niya, honor your parents. Ngayon, nakikita natin yung laman ng balita sa Paris Olympic. May glory na ibinigay ang Olympics sa Pilipinas. Pero may pamilyang nag-aaway dahil sa Olympics. Dahil sa pera, may di ba? Merong anak na nagdi-disown sa kanyang nanay. Imagine niyo 'yun. Pero kung merong pag-ibig, tamang pag-ibig, tunay na pag-ibig sa Diyos,
Pera lang yan. Yung iba nga po, nakikinig ako sa mga kwentuhan eh. Pinoproblema nila kung paano nilang gagastusin yung pera ni Yulo. Umugulat ako. Sabi, parang nag-iisip sila na kung dami ng kaya tuloy, di ba, kumbaga nagdadagdag ka ng stress sa buhay mo na hindi mo naman yung problema. Tapos, kanya-kanya, ayan, kaya ngayon, naging problema pa yung pera na naging dahilan para sila ay mag-away, mag-ina. Pero kapag ka ang pag-ibig ang nasa ilalim ng lahat ng ating ginagawa, hindi dapat maging ugat ng pag-aaway ang pera. Amen po ba? Dapat mayroong lugar lagi ng pag-aayos, may lugar ng pagkakasundo. Kung tayo ay may pag-ibig, hindi natin pagnanasaan ang pera ng iba, gamit ng iba, ang bagay ng iba. Kasi may pag-ibig tayo eh. Kaya sinamap ng Panginoon ang kautusan, love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your might and strength. And love others as you love yourself. Kaya, dito po sa bahaging ito ng passage na ating pinag-aaralan, ito po yung maliwanag na nakita ko na dinidisplay na katangian ng mga magigiting na sundalo ni Haring David. Nakita din ni David mula sa kanyang magigiting na sundalo, hindi yung basta katapangan lang, kundi siya mismo, nakita niya yung kanilang pagmamahal sa kanya. Kaya nga, nung verse 16 na binigay sa kanila yung tubig, hindi mainom ni David. Kasi yung uri ng pag-ibig na yon, ng paglilingkod na yon, na may pag-ibig, kumbaga nakita niya, kaya ginawa ito ng kanyang mga lingkod, dahil sa pagmamahal sa kanya, hindi para ipakitang sila yung matatapang, hindi para sa pakita sa kanya na kahit anong kailangan mo, dahil mahal ka namin, gagawin namin, kahit isuong namin ang aming buhay para sa iyo. Parang yun yung maliwanag na message na dumating kay David. At para sa kanya, yung uri ng paglilingkod na yun, parang hindi niya deserve. Na itong paglilingkod na to, ang Diyos ang dapat mapapurihan. Kaya nung tinanggap niya yung tubig na yun, nakita niya hindi niya karapat dapat inumin. Kaya sabi niya, Lord, yung pagmamahal ng aking mga lingkod, pagmamahal na binibigay sa akin, salamat na mayroong ganito mga lingkod na nagmamahal sa akin. Binigay mo sila sa akin dahil may pagmamahal sila sa akin. Hindi nila ako sasaktan. Bagkos, ang hinahanap nila yung ikasisi ako. Kaya naman, Panginoon, purihin ka sapagkat binigyan mo ako ng mga ganitong mga lingkod na tapat. Bilang pagpupuri, ibinuhos niya sa lupa. Eh minsan po eh, sa halip na maging tapat yung mga lingkod, sa halip na magbigay ng tubig, ano ginagawa? Di ba? Sinisiraan yung lingkod. Bakit? Bakit napakadali minsan para sa atin na magsalita doon sa, lalo na sa mga leaders? Yung mga leaders na nagpapagal, nananalangin para sa mga miyembro, nananalangin para sa bawat isa sa inyo. Tapos minsan bakit yung mga miyembro na ganun na lang magsalita, ganun na lang mag-akusa sa mga leaders na nagpapagal para sa kanila. Sa halip na magbigay ng tubig para maibsan yung tighaw, yung uhaw, ang ibinibigay sa halip na tubig nung ang Panginoon ay humingi, I thirst, ano binigay? Asido. Suka is acid. Pero yun ang katotohanan. Pero si David, nakita niya, meron siya mga tapat na lingkod. Hindi niya inuutusan. Pero grabe ang pagmamahal. Andiyan po ba kayo? Grabe yung pinapakitang pagmamahal. Kaya nung makita niya, Lord, nagpasalamat siya. Nagpuri siya sa Diyos. Bakit? Hindi laging merong ganong lingkod. Hindi laging merong mga tapat na lingkod. Merong mga lingkod na gustong paalisin, gustong alisin, tapusin, o ialis sa trono yung kanilang pinangunahan o yung nangunguna sa kanila. Pero nung makita ni David, aba, matitindi ito. Hindi lang ito basta mga matatapang. Mga tapat ito, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa kanilang buhay. Amen po ba? Kaya mga kapatid, ganun din dapat po. Magpasalamat tayo sa buhay ng ating mga leaders. At maging tapat din tayong naglilingkod sa ating mga leaders.
Kasi paglilingkod natin sa Panginoon nang may katapatan at sinusuklian natin sa ginagawa ng mga leaders, yun yung dapat. Hindi yung madaling pulaan, madaling silaan, madaling i-criticize ang ginagawa sa halip na makatulong ay hindi nakakatulong kasi pinupulaan ang leaders. Pero pag love ang umiiral sa bawat isa sa atin, makikita natin ang kalooban ng Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon ay mararanasan natin kumikilos ng malayang malaya sa kalagitnaan ng gawain natin. At ito po yung napakalinaw na nakita ni David sa buhay na magigiting niyang lingkod. It's not their courage alone, but it's their deep love for him. Given na po na matatapang itong mga mandirigmang ito, given na po yun. Pero yung lumitaw sa pamamagitan ng kanilang pagsusuong ng kanilang sariling buhay, na kaya nila ito ginawa ay dahil sa kanilang pagmamahal kay Haring David, nakita ito ni David. And because of that, David honored the Lord sa pamamagitan ng tubig na ibinigay ng mga lingkod niya. Napakaganda din po, mga kapatid, na tayo din bilang naglilingkod sa Diyos, ganitong uri ng puso ang taglayin natin, katulad ng mga puso ng mga naglilingkod na ito kay David. Yung pag-ibig natin sa Diyos ang magbigay sa atin ng kakayahan para magawa yung mga bagay na alam nating hindi natin kayang gawin kung sa ating mga sarili. Pero dahil mahal natin ang ating Diyos, willing tayong gawin ang anumang bagay para ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Tulad po ni Apostle Paul, sabi po niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15, sabi niya, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang naguudyok sa aking magkaganyan. For Christ's love compels us. Kay Apostle Paul, kung nagagawa man niya ang mga bagay, sabi niya, ang dahilan niyan, dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa akin. Maliwanag po kay Apostle Paul yon. Kaya kung tatanungin niyo po si Apostle Paul, hindi po siya naglilingkod dahil nakikita niya yung burden na napakaraming mapapahamak. Ang unang nakikita ni Apostle Paul ay yung dahilan kung bakit siya naglilingkod, yung umibig sa kanya. Kumbaga, para kay Apostle Paul, I serve not for them, but for him. At dahil yung ating pinaglilingkuran ay mahalaga ang kaluluwa, kaya naman si Apostle Paul, willing siya na ibigay yung kanyang buhay para sa kanya, sa mga kaluluwa na mapapahamak bilang pagmamahal niya sa umibig sa kanya. Ganun ang pag-ibig ng Diyos na naranasan ni Apostle Paul sa kanyang buhay. Now, sa aklat po ng Marcos chapter 9 verse 41, tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon. Nais po ng Panginoon na tayo din ay magbigay ng baso ng tubig sa kanyang mga lingkod. Sabi po niya sa verse 41, chapter 9 ng Mark, I tell you the truth, anyone who gives you a cup of water in my name because you belong to Christ will certainly not lose his reward. So ang ginamit pong example, ordinary. Hindi mo kailangan magkaroon ng heroic exploits na lumaban, pumasok sa enemy line para ipakita mo kung gaano mo minamahal ang Diyos. Ang sinabi lang, kung ikaw ay magbibigay ng tubig sa aking mga lingkod, you will not lose your reward. Ano ibig sabihin nito? Dito po ay pinapahayag sa atin ng Panginoon sa simpleng kaparaanan na kahit yung simpleng ginagawa natin para sa kanyang mga lingkod, pag ito'y ginagawa natin dahil sa ating pag-ibig sa Panginoon, sabi niya, yung ginagawa natin na yon,
Hindi walang kabuluhan. Amen po ba? Pinapakita sa atin dito ng Panginoon ang pagiging magiting, ang paglilingkod sa Panginoon na hindi kailangan spectacular ang ginagawa mo para sa Panginoon. Ang kailangan, ginagawa mo yan para sa Panginoon. At anuman yan, kung sa tingin mo ay maliit na bagay yan, pero kung ginagawa mo yan para sa Kanya, the Lord is telling you will not lose your reward. Bakit? Kasi ginagawa mo yan sa Panginoon. Kaya anumang ginagawa natin, kung sabi nga, grandiose or dakila yung ginagawa mo sa Panginoon, pero hindi naman dahil sa pag-ibig sa Panginoon, kundi para ikaw ang madakila, sayang yun. Yun yung walang reward. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin na hinahanap ng Panginoon sa bawat isa sa atin, whatever we do, as long as it is the love of God that drives us. Ano mang ginagawa natin, maliit, malaki, nakikita, hindi nakikita, kapag ka ginagawa natin yan, dahil sa pagmamahal ng Panginoon na tinanggap natin, then may katumbas na gantimpalayan sa Panginoon. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, yun po yung tanungin nyo sa inyong mga sarili. What drives you in serving the Lord? Ano bang dahilan? Bakit ka naglilingkod sa Diyos? Bakit tinitiis mo yung hirap? Kailangan ang maging maliwanag na dahilan dyan ay katulad ng sinabi ni Apostle Paul, it is the love of Christ that compels us. The power behind everything that you do should be the love of God in us. Now, bilang pagtugon po natin, tatlong bagay po ang nais kong iwanan sa atin, sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Para malaman po natin kung talagang ang pag-ibig ng Diyos ang dahilan ng ating paglilingkod, ano yung mga possible ways na makikita na, o ano yung mga bunga nito kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon? If the love of God is what drives you, ang unang pwedeng mangyari, katulad po ng nangyari po sa mga magigiting na sundalo ni David, number one, the love of God in you will drive you to seek what pleases Him. Yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, dahil tinanggap mo ang Panginoon, ang pag-ibig niya, yun din yung magiging dahilan para ibalik mo ang iyong paglilingkod ng may katapatan. At tulad po ng tatlong magigiting, akita nila wala silang pwedeng ibang dahilan para sabihin, ipagmalaki kay David. Dahil alam nilang walang-wala naman sila nung tinawag sila ni David o nung sumama sila kay David. Kaya naman nung sa buhay nila at nakita nila kung paano silang kinalinga ni David, anong nangyari? Ang naging desire po ng mga magigiting na sundalong ito, sinisikap nila anumang bagay na makapaglupa palugod sa kanilang hari ang gagawin. Kaya nga dito po sa ating bahagi ng banal na kasulatan, nakita natin na nung nagkaroon sila ng pagkakataon, ako, gusto pala ng ating hari na makainom man lang ng tubig doon sa... So ano ginawa nila? Dahil alam nila na yun ang makakapagbigay ng kaluguran sa kanilang hari, ginawa nila. Kumilos sila. Why? Because of their love for David. Pero tayo, hindi ito ginagawa natin because of our love for our leaders. Yung mga mighty men, it's their love for their leaders. Tayo po, dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Kung mahal natin ng Diyos, hanapin natin ano yung makapagbibigay ng kaluguran sa ating Diyos. Yung aking pang ginagawa ay nagbibigay ng kaluguran sa aking Diyos. Hindi pa yung ano ha, hindi pa yung magagawa natin para yung masunod yung gusto ng ating Diyos. Yung atin palang buhay. Ako ba ay
yung buhay ko ba ay nagbibigay ng kaluguran sa nagbigay ng pagpapahalaga sa akin? Kasi kung makikita niyo po, itong magigiting na ito from being oppressed, being depressed, being distressed, nung sila'y hinango ni David doon sa kalagayan na yon, unti-unti nabago na yung kanilang buhay at hindi na nila binalikan yung kanilang buhay na yon. And ever since, yung naging desire na ng kanilang puso, whatever King David, whatever things that may please King David, yun yung gagawin namin. At dito, naging faithful sila all throughout, at dito nga sa bahaging ito, pinatunayan nila minsan pa, napakaganda ng sinabi doon sa last verse, doon sa verse 17. Minsan pa napatunayan yung katapangan ng magigiting na ito. Ibig sabihin, lagi nilang ginagawa para kay David. Hindi noon lang. Minsan pa. Andyan po ba kayo? Lagi nilang sinisik. Ano ang makapagpi-please sa aming Panginoon? Dapat ganun din sa ating buhay. Lagi nating isik, ano yung mga bagay na makapagliling, na makapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon? Sapagkat tayo, katulad ng sinabi ni Apostle Paul, itinulad tayo sa soldier. Ano ba ang trabaho ng soldier? The soldier, ang duty ng mga soldier is to please his commanding officer. 2 Timothy chapter 2, verse 4, ang sabi, no one serving as a soldier gets involved in civilian affairs. He wants to please his commanding officer. Kaya tayo din bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga tinawag ng Diyos, ang trabaho natin is to please our commanding officer. Ano mang makapagbibigay ng kaluguran sa ating commanding officer, sa ating master, sa ating Lord, yun po yung dapat na ibinibigay natin dahil nais natin na maibigay yung kaluguran niya. Yung mga katauhan ni David, hindi nila inilantana yung panganib o kapahamakan. Ang mahalaga sa kanila, kailangan ng ating hari ang tubig. Ibigay natin sa ating hari ang tubig. Why? Because they know in their hearts that will please their king. At dito nga po, katulad ng sinabi ko sa inyo, nung ginagawa nila ito, hindi nila naisip na pwede silang mapahamak. At minsan, gano'n naman po talaga ang nagmamahal. Ang nagmamahal, hindi niya niniisip yung kanyang sarili o yung kanyang ikakapahamak. Ang mahalaga sa kanya, seek the pleasure of the one he loves. Sa Romans chapter 8, verse 35 hanggang 36, napakaganda po nito mga kapatid na paalaala sa atin, na minsan ay maraming mga hadlang sa pagmamahal na ito ng Diyos, na pili tayong inilalayo sa pag-ibig ng Diyos. But if we are driven by the love of God, ano sabi ni Apostle Paul? Sabi niya, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? And he itemized 17 items. At alam ko marami pang iba. Pero imagine ninyo, naisip ito ni Apostle Paul, 17, inisa-isa niya. Ano ba ang pwede makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Sabi niya, paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon, ibinibilang kami ng mga tupang papatayin. Sabi niya, ano ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig sa Diyos? Kung naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos at nararanasan mo ang mga bagay na ito, lalayuan mo ba ang pag-ibig ng Diyos? Para ganun ang sinasabi ni Paul. Ang totoo sabi niya dito, wala! Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Hindi kahirapan, hindi pag-uusig,
kahit kamatayan, hindi dapat ito makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pero minsan, nasasaktan tayo dahil may mga narinig tayong mga salita. Tao tayo, normal yun. At minsan, naiisip natin na parang yun. Kaya, pag binigyan natin ng lugar ang tisod, mas makabuluhan ang tisod kesa sa pag-ibig ng Diyos. Why? Kasi, binigyan natin ng pansin ang tisod. Pero kung nangigibabaw sa atin ang pag-ibig ng Diyos, sabi ni Apostle Paul, no one can separate us from the love of God. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Itong mga magigiting na lingkod ni David, marami sila mga pinagdaanan, pero hanggang sa dulo, they remained faithful. All their lives, they seek to please their king. Number two po, if we are driven by the love of God, itong pagmamahal na ito ang magbibigay sa atin ng tapang para sa kaniyang kaluwalhatian. The love of God in us will make us courageous for Him. Yung mga magigiting, hindi sila naging matapang para sa kanilang sarili. Naging matapang sila para kay David. Kahit mahirap yung kanilang gagawin, hindi nila yun gagawin para sa kanilang sarili. Gagawin nila yun para kay David. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ang tumutulong sa atin na magkaroon ng kakayahan na magawa yung mga bagay na hindi natin kayang gawin para sa Panginoon. Di ba minsan yung tumayo lang sa harapan para mag-testify, yung tumayo lang sa harapan para mag-pray, minsan kinakahiya natin, dahil di tayo sanay. Pero kapag ka nakita mo yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay mo, meron kang dahilan para isigaw ang Panginoon sa buhay mo. Hindi mo ikakahiya ang Panginoon sa buhay mo kasi minahal ka ng Panginoon. Magiging matapang ka para sa Diyos dahil pinatapang ka ng Diyos para sa Kanya. Amen po ba? Kaya huwag po tayong mahiya para sa Panginoon. Lalo na pag tayo po ay nagpupuri, huwag kayong tumahimik, ipahayag ninyo sa Panginoon kung sino siya, kung gaano siya kadakila. Huwag kayong mahiya sa inyong katabi, kung tutulo man ang inyong laway, kung tutulo man ang inyong sipon, dahil kayo'y nagagalak na nagpupuri sa Panginoon, gawin niyo po yun. Bakit? Kasi para yun sa Panginoon. Hindi pa buhay ang hinihingi sa atin. Magpatotoo, magpuri. Pero minsan, nandito yung mga nagli-lead sa worship, nandito yung nag-encourage sa worship. Pero parang walang lumalabas na pagpupuri sa inyong sariling bibig. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa inyong puso at yun ang dahilan kung bakit nyo siya pinaglilingkuran, mararanasan nyo na lahat ng mga bagay na alam ninyong hindi ninyo kayang gawin sa inyong sarili, magagawa ninyo dahil sa Panginoon. Why? Because God gives us power. 2 Timothy chapter 1 verse 7 and 7, for God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline. Sa ibang salin, sound mind. And He gives us boldness. Sabi sa Gawa chapter 4 verse 13, nagtaka ang mga bumubuo ng Sanhedrin sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga kariniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila ay kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. Mismo yung mga tao na nasa paligid natin na magpapatotoo ng malaking pagbabago ng ating buhay. At ang masasabi nila sa atin, katulad ng sinabi nila kay Apostle Peter, sabi nila, itong mga taong ito ay mga ordinaryong tao, pero bakit ang tatapang? Ang mga taong ito ay walang mga pinag-aralan. Bakit ang galing mangaral na salita ng Diyos? Why? Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng kakayahan, siya rin ang nagbibigay ng katapangan. At gagawin natin yon para sa Panginoon. Kung natanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, magiging matapang tayo para sa Panginoon.
Kung kailangan nating isakripisyo yung ating buhay, katulad ng ginawa ng mga magigiting, hindi natin yun naalintanain. Basta mahalaga para sa kaluguran ng ating Panginoon. And lastly, if you are driven by God's love, the love of God will lead you to walk in unity with your brethren. Tandaan niyo po, ang Espiritu ng Diyos, ang dala po niyan ay pagkakaisa, kaayusan. Kaya nung sumuong po itong tatlong gigiting na sundalo na ito doon sa kampo ng kalaban, kailangan nilang magkaisa. Magkakaiba sila, pare-pareho silang matatapang, pwedeng magkanya-kanya na sila. Matatapang naman sila pare-pareho eh. Pero kailangan nilang magkaisa for a definite purpose. To please the king, ibigay yung tubig sa hari. So para gawin nila ito, kailangan nilang mag-strategize. Anong kailangan nating gawin? May kanya-kanya silang mga kailangan gawin para magawa nila yung kanilang common goal. Sa atin pong gawain, may kanya-kanya tayong mga kakayahan, pero hindi tayo naglalaban-laban. Hindi tayo nagpapagalingan. Ginagawa natin ang lahat ng bagay para sa kalatian ng ating pinaglilingkurang Diyos. Amen? Kung hindi man ma-recognize, hindi mahalaga yon. Wala naman dito ang, hindi naman yun ang issue dito. Ang mahalaga dito, ang Panginoon na nakakakita ng ating mga ginagawa. At willing tayo makipag-isa, makipag-unite sa buong katawan para lamang mangyari ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi po ng Amos chapter 3 verse 3, do two walk together unless they have agreed to do so? Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung di muna sila magtipan? So dahil sa Espiritu ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang pagkakaisa, ang kaayusan ay posible sa gawain ng Diyos. Pinakita yon sa kaharian ni David at lalo na sa bawat isa sa atin na kinikilusan ang Espiritu ng Diyos. Unity and order is possible in the Church of God. Amen po ba? Sapagkat tayo po ay iisa lang ang minamahal natin, ang ating Diyos na tumawag po sa atin. Kaya ngayong umaga mga kapatid sa Panginoon, hindi natin kailangang maging matapang para magawa ang kalooban ng Diyos. Hindi kailangan. Pero kung ang pagmamahal ng Diyos ay nasa atin, tutulungan niya tayong maging matapang. Ibig sabihin, hindi requirement na kailangan matapang ka para maging anak ka ng Diyos. Wala. Walang ganong requirement. Pero kung meron kang pag-ibig sa Panginoon, lahat ay magagawa mo dahil siya ang gagabay at tutulong sa iyo para magawa ang kanyang kalooban. Let the love of God compel us in whatever we do for the Lord. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. And let's go to God in prayer. Hilingin ko po kayo na magsiyuko. At habang kayo nakayuko, you can talk to God. Ipasuri, ipasiyasat ninyo sa Diyos ang inyong mga puso. What drives you in serving Him? Ano yung tumutulak sa'yo? Ano yung nag-uudyok sa'yo para maglingkod? Yung iba, kaya naglilingkod dahil meron silang gustong gawin para sa Panginoon. Pero bagamat maganda yon na meron tayong may alay para sa Panginoon, ang nais ng Panginoon, kaya natin siya pinaglilingkuran, hindi dahil para meron tayong maibigay, kundi dahil merong ginawa ang Diyos sa atin at tayo ay tumutugon sa kanyang ginawa sa atin. At kung naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, masaganang pag-ibig ng Diyos, pagpapatawad ng Diyos sa iyong buhay, yung pag-ibig na yan ang magbibigay sa iyo ng kagalakan para gumising ng maaga, para pagsilbihan ang iyong pamilya, maging tapat sa iyong trabaho, at lalong higit, paglingkuran ng Diyos sa anumang aspeto na magbibigay ng kaluguran sa Kanya. Kung ikaw man ay estudyante, kung ikaw man ay nagtatrabaho,
pwede mo mabigyan ng kaluguran ng Diyos sa mga ginagawa mo, sa pamamagitan ng pananiling tapat, sa pamamagitan ng pananatili na kahit hindi nakikita ng ibang tao ang ginagawa mo, alam mong mayroong Diyos na nakatingin sa iyo, mamahalin mo ang trabaho mo, pahahalagahan mo ang oras sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, magiging tapat ka, hindi ka man dadaya, kahit na mas magaling ang iba, magsisikap ka upang maging magaling din, pero hindi ka mag-aaral dahil nakikipagkompetensya ka sa iba. Gagawin mo yon para maluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Ano man ang ating kalagayan, let us seek to please God always in our lives. Whatever we say, whatever we do, whether we eat or drink, we do it for God's glory. Yes, O God. Lord, amin pong tinataas sa iyo ang aming mga buhay, Lord. Saliksikin mo, Diyos, ang puso ng bawat isa sa amin sa oras pong ito. Lalong-lalo na nga po sa kadahilanan ng aming mga ginagawa. Particularly sa aming paglilingkod sa iyo. Lord, lagi mo pong ipaalaala sa amin, ipasariwain namin lagi yung dakila mong pagmamahal na tinanggap namin. Lagi mo po itong gawing sariwa upang hindi kami magmalaki sa iyo. At ito ang mag-udyok sa amin upang maglingkod kami sa iyo, naunahin ka namin sa aming mga buhay. Dahil hindi mo ipinagkait ang iyong bugtong na anak upang ipadama sa amin ang iyong dakilang pagmamahal. At maging tugon po namin sa pagmamahal na ito na anumang aming mga ginagawa, O Diyos, nasain namin na maluwalhati ka sa aming mga buhay. Yes, O God, salamat po, Lord, nakikita mo po ang kalagayan ng bawat isa sa amin. Tinataas po namin sa iyo ang aming mga pabilya, Panginoon. Magalak kaming naglilingkod sa iyo. Magalak kami na inuuna ka sa aming mga buhay. Magalak kami na suportahan ang iyong gawain sa lahat ng aspeto na magagawa naming masuportahan ito. Pagpalain mo ang iyong bayan, Panginoon. Abutin ang lahat ng kanilang pangangailangan. At sa bawat pagpapalang ipinagkakaloob mo sa kanila, Panginoon, bigyan mo ng katapatan ng iyong mga lingkod. At buhat sa pagmamahal na tinanggap nila sa iyo, Diyos, may pagmamahal din nilang ibalik sa iyo ng mayroong pagpupuri, katulad ng ginawa ni David. Sa halip na tanggapin niya yung tubig na ibinigay sa kanya, inialay niya bilang pagbabalik ng pagpupuri sa iyo yung ginawa ng kanya magigiting na sundalo. Lord, maging ganun din po yung aming mga kaisipan na sa bawat mga pagpapala na pinagkakaloob mo sa amin, kabahagi ka, Panginoon, na dapat po naming i-honor sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos. Lagi mo kaming bigyan ng kagalakan na matiis ang lahat ng bagay. I-endure namin ng may kagalakan ang lahat ng bagay dahil sa aming pagmamahal sa iyo. At salamat. Walang anuman na mapaghihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Dahil ikaw ang mag-iingat sa amin. Ang iyong pag-ibig ang tutulong sa amin. Ang iyong pagmamahal, Panginoon, yun po yung magiging dahilan para ang bawat isa sa amin ay lalong maging tapat sa iyo. Kaya salamat, O Diyos, sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Hallelujah. Thank you, Lord.